Hello mga ka-promdi! Welcome back po sa ating YouTube channel and for today's video, ang discussion po natin ngayon or ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay tungkol sa isang member ng LGBT na gustong ipabago yung kanyang first name and yung kanyang gender sa birth certificate. Okay? Dahil sa siya ay nagpa-sex reassignment. Alright? So, ang GR number po ng case natin ay 174689. This is an actual case decided by the Supreme Court noong October 22, 2007. So, let's start with the Bible verse, Genesis chapter 5, verses 1 to 2. When God created man, He made him in the likeness of God, He created them male and female. Okay. Bakit? Kasi yung case natin ay may kinalaman sa change ng gender or sex sa kanyang birth certificate. So, noong November 26, 2002, ang ating petitioner, tatawagin natin siya bilang petitioner, ang ating petitioner ay nag-file ng petition for change of his first name and gender in his birth certificate. So, sa regional trial court, nag-file siya. Inallege niya na siya ay ipinanganak sa Manila and ang nakaregister or ang nakalagay na entry sa kanyang birth certificate under the column sex or gender ay male. So, sabi niya, he is a male transsexual, meaning anatomically male but feels, thinks, and acts as a female. And he has always identified himself with girls since childhood. Ang feeling daw niya, siya ay na-trapped in a man's body. So, he consulted several doctors sa US. Nag-undergo siya ng psychological examination, hormone treatment, and breast augmentation. And nag-attempt siya na i-transform ang kanyang sarili into a woman. At nangyari nga iyon noong January 27, 2001, nung nag-undergo siya ng sex reassignment surgery sa Thailand. Pagkatapos nun, in-examine siya ng isang plastic and reconstruction surgeon dito sa Pilipinas at nakapag-issue nga ito ng isang medical certificate na nagsasabing itong si petitioner ay in fact nag-undergo ng ganoong procedure. So, magmula nun, itong si petitioner ay namuhay na parang babae and was in fact engaged to be married. So, kaya ang gusto niyang mangyari ngayon ay mapalitan yung kanyang pangalan sa kanyang birth certificate from Romel to Meli. And yung gender niya from male to female. Alright. So, nagkaroon ng hearing. Okay? Nagkaroon ng publication sa newspaper for 3 consecutive weeks. Tapos, on the scheduled hearing, ang nag-testify ay itong si petitioner, yung doktor dito sa Pilipinas, and then yung kanyang American fiancé bilang mga witnesses. Noong June 4, 2003, ang sabi ng trial court, nag-file si petitioner ng change of name, hindi para takasan ang anumang batas or judgment or violation ng kung anumang judgment. Wala rin siyang unlawful motive. Pero ang purpose lang ni petitioner ay para maging compatible yung birth records ni petitioner sa kanyang present gender. So, ang sabi ng korte,
Entitled ba si petitioner na mapalitan yung gender niya at yung pangalan niya sa kanyang birth certificate? Sabi ng Regional Trial Court, yes. Okay? Ginrant ng korte itong petition on the basis of principles, on the principles of justice and equity, ang sabi ng RTC. Dahil sa kanyang sexual reassignment, na itong si petitioner ay ever since ang pakiramdam niya, ang isip niya, ang mga actions niya, ay gaya ng sa babae. And now, na meron na siya ng physique of a female, na natrap nga lang siya sa katawan ng lalaki, so that is not his own doing and should not be in any way taken against him, sabi ng korte. And likewise, walang harm, walang injury, or walang prejudice na walang kapahamakan na makukos sa kahit na kanino or sa community kapag ka pinagbigyan ng korte itong petition ni petitioner to change yung kanyang gender at yung kanyang name. Sabi pa nga ng korte, on the contrary, granting the petition would bring happiness on the part of the petitioner at sa kanyang fiancé dahil magkakaroon na ng realization ng kanilang dreams. Finally, sabi ng korte, there was no evidence presented to show any cause para ma-deny yung kanyang petition. Nagawa naman yung publication, yung due notice, even the state did not interpose any opposition, sabi ng korte. Now, ginrant nila itong petition and in order ni RTC itong civil registrar na palitan yung first name ni petitioner from Romel to Meli and yung kanyang gender from male going female. So umapil lang kayo ng Republic of the Philippines, of course. Pag nagpa-cancel ka ng or nagkaroon ng correction sa mga entry sa official public documents such as itong birth certificate, ang magiging opposition nito ay ang state. And the state will be represented ng Solgen. So, nag-file sila ng appeal sa Court of Appeals. Binaliktad ngayon ni Court of Appeals itong si Regional Trial Court. Ang sabi niya, walang legal basis yung desisyon nitong si Regional Trial Court. Walang batas na nagsasabing po pwedeng palitan yung first name at saka yung gender doon sa certificate of birth dahil lamang sa reassignment, sex reassignment through surgery. Yan ang sabi ng Court of Appeals. So, binaliktad niya ngayon yung decision ni RTC. Umapila ngayon sa Supreme Court. Pagdating sa Supreme Court, ang sabi ni petitioner, inulit niya yung sinabi niya na hindi naman siya nag-violate ng any law or hindi naman niya tinatakasan ang kung anumang judgment or wala siyang unlawful motive para sa pagpapalit ng kanyang pangalan at gender. In fact, gagawin nga lang niyang compatible yung entry sa kanyang birth records dito sa kanyang present sex orientation. Okay? And sa paniwala ni petitioner, sabi niya, pagkatapos kong magkaroon ng physical features ng isang babae, entitled ako sa mga changes na gusto kong mangyari sa aking civil sa aking birth certificate. So ang sabi ng Korte Suprema, the state has an interest in the names born by individuals and entities for purposes of identification. So a change of name is a privilege. It is not a right.
So, petitions for change of name are controlled by law. In this connection, Article 376 ng Civil Code, no person can change his name or surname without judicial authority. So, ang ibig sabihin nito, kapag papalitan mo yung pangalan mo o yung apelido mo, kailangan mo ng judicial order. Kailangan mong pumunta sa korte para makasecure ng judicial order. However, nagkaroon tayo ng RA 1948, di ba? Na-discuss natin yan sa nakaraang video, as amended by RA 10172, na pwede nang palitan yung correction lang, yung clerical or typographical error ng first name, date and month ng birthday at sex. Okay? Pwede na yon sa administrative proceeding. Alright. So, ano ang grounds ng pagpapalit ng first name? Under Section 4 ng RA 1948, mayroon lang tayong tatlong grounds para mapalitan yung pangalan mo, yung first name mo. Yung first name mo ay ridiculous, tainted with dishonor, or extremely difficult to write or pronounce. Number 2, yung first name mo ay habitually and continuously used and he has been publicly known by that first name in the community. And number 3, the change will avoid confusion. Ang sabi ng Supreme Court, yung basis ni petitioner para papalitan ang kanyang pangalan ay dahil sa kanyang sex reassignment. He intended to make his first name compatible with the sex he thought he transformed himself into through surgery. However, a change of name does not alter one's legal capacity or status, ang sabi ng korte. So, instead na ma-avoid yung confusion, baka mas lalo ka pang mag-create ng grave complications sa civil registry and sa public interest kung papayagan yung petition mo. Ang sabi ng korte, before a person can legally change his name, he must present proper or reasonable cause or any compelling reason justifying such change para payagan. Okay? So, under Article 1948, yung clerical and typographical error na sinasabi natin, ito yung entry gaya ng misspelling or errors na visible to the eyes or obvious to the understanding. Yun lang yung change of clerical errors na pinapayagan under RA 1948 as amended ng 10172. So, itong correction na gusto ni petitioner na mangyari ay hindi lamang clerical or typographical error. Ito ay considered substantial change. Okay? Substantial change, why? Kasi kung i-correct mo lang, di ba, i-remove mo lang yung fault or yung error and gagawin mo lang tama. Pero kung may change, papalitan mo. You will replace something with something else. So, magkakaroon ng substitute. The birth certificate of petitioner, ang sabi ng korte, contained no errors, walang pagkakamali sa mga entries. Lahat ng entries doon ay tama. Kahit na yung kanyang first name at yung kanyang gender were all correct. So, walang correction na kailangan gawin. Now, bakit substantial yung change na gustong mangyari ng petitioner? Kasi yung status, ito ay, it refers to circumstances affecting the legal situation. Ito yung capacity ng isang tao to enter into, total capacity of a person in view of his age, nationality, and family membership. So,
Ang status ng person-in-law includes all his personal qualities in relation, more or less permanent in nature, and not ordinarily terminable at his own will. Okay? So, ibig sabihin, kagaya nung kanyang pagiging legitimate or illegitimate, or kagaya nung pagiging married or not, yung term na status ay napaka-comprehensive. It may include such matters like legal personality, capacity to have rights, family relations, birth, legitimation, adoption, marriage, and so on. So, a person's sex is an essential factor sa marriage and family relation. Kasi, ito yung nagdetermine ng legal capacity ng person and civil status. Okay? So, under Article 413 ng Civil Code, all matters pertaining to the registration of civil status shall be governed by special laws. Ano ang sinasabi dito? Ng Section 5 of the Civil Register Law, Act 3753. Ang registration na registration and certification of birth, yung declaration ng physician or midwife in attendance at the birth, or yung declaration ng either parent ng newborn child, shall be sufficient for the registration. In such declaration, the above-mentioned person, yung parent, yung physician, or yung midwife, shall certify to the following, yung sex ng infant kasama yun. Okay? So, under the Civil Register Law, ang birth certificate ay isang historical record. Thus, yung sex ng person is determined at birth, visually done by the physician or midwife or either parent by examining the genitals of the infant. Since walang batas legally recognizing sex reassignment, ang determination ng person's gender made at the time of his or her birth sa kanyang panganak, kung walang error, ito ay hindi na mababago. It is immutable. Alright? Now, yung entry sa birth certificate as to first name and or sex cannot be changed on ground of equity. Meron kasi tayong provision under Article 9 ng Civil Code when the law is silent, okay? When the law is silent or obscure or insufficient, ibig sabihin, kung yung gusto mong remedy ay hindi mo matatagpuan sa kahit na anong batas, walang judge or court ang pwedeng mag-refuse na magbigay ng judgment by reason of the silence or insufficiency of the law. So, nasa Civil Code yan, Article 9. However, ang sabi ng korte, it is not a license. Yan ang tinatawag na equity. However, ang sabi ng korte, this is not a license for courts to engage in legislation. Kasi ang trabaho lamang ng korte ay mag-interpret and mag-apply ng batas, hindi para gumawa ng batas. So, ang sinasabi ng korte, wala pang special law na nagawa ang legislative branch of the government na naglalayong magbigay ng guidelines kung ano yung mag-govern or kung papaano i-recognize yung epekto sa tao na nag-undergo ng sex reassignment or sexual transplant. So, ang sabi ng korte, there is a need for legislative guidelines para ma-address itong issue na to. But for the meantime, habang wala pa yung batas na yun, hindi po pwedeng i-grant ng korte yung petition ng member ng LGBT na nag-file ng change of sex and change of name. Okay? But is it possible? Yes. Kapag ka nagkaroon ng batas, kapag ka nagkaroon ng
bill sa Kongreso and naipasa ito, naaprobahan ito bilang batas, then maybe, okay, maybe in the future. Alright. So, ang sinasabi lamang dito as for now, yung sex change and ay hindi po pwedeng gamitin para maging reason na mapalitan yung iyong gender sa birth certificate at saka iyong first name. Dahil wala pang special law or walang guidelines, walang legal basis as of the moment. Alright, so please subscribe to my YouTube channel, Attorney Promby, and please like and follow my Facebook page, Attorney Promby. Enjoy watching.